Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ako po si Eric ng Quezon City, 31 years old, single at dating nagtatrabaho sa Singapore. Solong anak din po ako ng mga magulang ko na ngayon ay kasama na ni Lord sa heaven. Lumaki po ako sa isang reliyosong pamilya, M.O.R. Pastor po ang tatay ko at anak din po ng pastor si mama. Dumating po sa puntong nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Naisip ko kasi, magpakabait ka man o hindi, gagawin pa rin ni Lord kung ano man ang nais niya. Magdasal ka man o hindi, mamamatay at mamamatay pa rin ang mga mahal mo sa buhay. M.O.R., bigla pong namatay ang tatay ko August 2022. Malapit na po pala ang death anniversary niya. He was a good man. Nagsiserve kay God. Tumutulong sa mga nangangailangan kahit walang wala rin kami. Lumaki akong nakikitang busy si na mama at papa na pumunta sa iba't ibang opisina para asikasuhin ang hospital bills ng iba. Manghihingi ng tulong para pambayad ng bill ng kuryente ng kakilala. Kahit pagkain, hindi niya ipinagdadamot. Tatlo lang po kasi kami sa pamilya kaya ang bili niya, kung meron, matutong magbigay. Mas mabuti na yun kesa tayo ang maghingi. Noong nakagraduate na po ako sa college, M.O.R., unang beses na napalayo ako sa kanila para magtrabaho abroad. Sa Singapore po ako nakahanap ng trabaho bilang isang in-house coordinator for different trades. Mahirap ang buhay na malayo sa parents, lalo na at buong buhay ko, nakaalalay sila sa akin. Bit-bit ko lang sa ibang bansa ang mga pangaral at bilin nilang magdasal lagi. Grabe ang faith namin kay God, Bettina. Buong buhay namin, nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. I was far from Him nang nangyari ang bagay na kinatatakutan ko. At the height of the pandemic, namatay ang tatay ko. Nakita ko siya 8 hours before siya kunin sa bahay. Ang hirap pa nung panahon yun. Nung kinakarga siya palabas ng bahay namin, sumigaw ako ng malakas. Ang sabi ko, nasa na yung Diyos na sinasamba natin? The God that you serve is blind. Bulag siya. Bingi. Mali ang sinasamba natin. Yung Diyos na pinagsilbihan natin pa, hinayaan kanyang makitang mamatay. Bettina, wala na akong pakialam kahit na nakatingin sa akin lahat ng pastor na nandoon. Kahit si mama walang nagawa at hindi ako mapigilan sa galit ko. Kinwestiyon ko si Lord noong mga panahon yun dahil sa sobrang galit ko. So ano? Nasa na yung mga pangako mo na nakasulat sa Bible? Sinungaling ka? Bakit di na lang yung womanizer kong uncle ang kinuha mo? Yung nambubugbog kong uncle? Alam niyo po, ayoko makarinig ng mga praise and worship songs noong mga panahon yun. Ganun ako kagalit. Tapos ilang buwan lang ang lumipas, my mother was diagnosed with a mass. Mas lalong nadagdagan yung galit ko, M.O.R. Para naging kaaway ko ang Panginoon sa totoo lang. Ano, pinagtitripan mo kami? Wala ka bang ibang makita? Hindi mo nakikita yung mga masasamang tao sa mundo? Yung killers, rapists, bakit kami? Pinagsisilbihan ka ng pamilya ko. Dito ko napagtanto na kaya siguro ang daming napariwara sa buhay dahil pakaramdam nila ay tinalikuran na sila ng mundo. Paray sabi ko pa na hindi kami mahal ng Diyos. Wala siyang pakialam sa amin. I genuinely struggled with my faith so much. Lalo na at wala naman kaming pera for my mom's treatment. Pero nakita ko kung paano lumaban si mama at kumapit pa rin kay Lord. Umiiyak siya sa harapan ko nang sinabi niya sa akin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa kanya in spite of her condition. Na ako ang sagot daw sa matagal na nilang panalangin ni Papa.
nakita ko siyang bawian ng buhay na puno ng pasasalamat sa puso. Mahal na mahal ko sila, M.O.R. Ako na lang ang mag-isa sa buhay ngayon, Bitina. Nasa Pilipinas pa rin. Dahil pakiramdam ko, hindi ko pa kayang bitawan ang mga alaala ng mga magulang ko dito sa bahay. Nakahanap na po ako ng trabaho dito sa lugar namin sa Commonwealth, Quezon City. Araw-araw dinadalaw ako ng mga natulungan ni na Mama at Papa para kamustahin. Masarap na marinig yung mga magagandang kwento at alaala nila sa mga magulang ko. Sila ang nagpalambot po ng puso ko, M.O.R. Unti-unti natatanggap ko na ang lahat. Now, I started praying again. Pero hindi na ganun kadalas. I started coming back to Him. Kahit hindi ko pa naiintindihan ang lahat. Masakit pa rin. Umiiyak pa rin ako halos araw-araw. Hindi ko pa rin matingnan ang mga litrato namin sa bahay. Pero kailangan ko ng may pangkakapitan. Alam mo, may mga time na nasa biyahe ako, bigla na lang tutulo ang luha ko. Hindi ako iyakin. Kaso, di na ata kinaya ng katawan ko. Umiiyak na siya ng kusa. Sana bukas at sa mga susunod na bukas, kaya ko pa rin lumaban. At sana mapatawad din ako ni Lord sa lahat ng panunumbat ko sa Kanya. Alisin niya na sana ako dito sa madilim na buhay na ito dahil ayoko na po dito. Maraming salamat, M.O.R. sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Eric. Di mo man nakikita.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. At yun na nga mga kapamilyang kamorkada, ang kwento ng puso ng ating kamorkadang si Eric. Bago ang lahat, dahil may mga netizens tayo na nagtataka sino yung red hair na yan, ako po ang inyong kapamilyang kamorkada. My name is Bettina. Hello sa ating madlang netizens. Kung nasan man kayong lupalop ng world ngayon, sumain niyo ang kagandahan at sumakapit bahay din. Sobrang na-miss ko yung mga ganyang pa-intro. But anyway, etong kwento ni Eric ay talagang malapit sa puso ko dahil nakaka-relate tayo kahit papaano, di ba? Nawalan din tayo ng mahal sa buhay. Eric, sorry to hear about your loss. Sunod-sunod yung nangyaring dagok sa buhay mo at hindi ganun, hindi masusukat yung sakit talaga. Alam ko yun because parang mga nasa almost 2 decades na rin nang mawala sa amin si Papa. Ang hirap nung panahon yun. During those time kasi na nagmumurn kami na talagang nagluluksa kami sa pagkawala ni Papa. Walang salita o kahit na anong bagay ang magpapagaan ng loob namin. Yes! Kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid namin, parang wala siyang epekto. Ang gusto lang namin gawin nung time na yun, umiyak, maging malungkot, magmukmuk. Nun, ganun lang talaga. Sobrang, ganun siya ka-confusing. And aware din kami, nung mga time na yun, may mga taong handang tumulong din naman talaga at umalalay. Buti na lang, eto sila tahimik na umaalalay sa atin. Yun yung kailangan natin eh. Ganito ang mga kailangan natin sa panahong talagang ang dilim na ng paligid. Mga taong gustong sumuporta ng tahimik, di ba? Yung hindi tayo didiktahan kung anong gagawin natin. Hindi tayo masyadong pinipressure sa life na mag-move on ka na. Balik mo na sa normal yung buhay mo. Kasi hindi na mangyayari yun. Lagi nating iisipin kasi kung ilalagay natin yung posisyon natin doon sa taong nawalan, hindi rin natin gustong marinig na tama na yan, hindi lang naman ikaw nakaranas ng ganyan. Tama na yan, masyado nang matagal yung proseso mo ng pag-move on. Inabot ka na ng ilang years. Siguro naman dapat kailangan sa mga panahon ito tanggap mo na ang lahat na nangyari. Kasi hindi rin gugustuhin ng pamilya mo in heaven na makita kang ganyan. Sobrang hirap mong makabangon from death of a parent. Parang hindi na nga eh. Hindi na naaalis yung sakit. We just usually outgrow and learn to live with it. And for you, Eric, I understand your pain. Tsaka yung confusion na pinagdadaanan mo ngayon. Kung bakit kailangan mong questionin si God at kung bakit kailangan mong magalit kay Lord. And I'm sure naiintindihan ni Lord kung saan ka nang gagaling. Hindi mo na kontrolado eh. Yung mismo sakit na ang kumokontrol sa'yo. Iiwanan ko na lang siguro ikaw ng linyang galing din talaga sa mga boss namin before. Sometimes, when you are in a dark place, you think you've been buried, but actually, you've been planted. Kailangan mo lang gawin, medyo luwagan pa ng konti buhay para makahinga ka rin, di ba? At maging open ka sa ibang tao. Sisibol ka rin balang araw. Just let the light get in and be open. Huwag ka matatakot to begin again. Good luck to you, Eric, at sa lahat ng mga pamilya nating nakaka-experience o nasa ganitong sitwasyon ngayon. Huwag kayong matatakot na magsimulang muli. Yan lamang, kapamilyang kamorkada. Huwag niyong kakalimutan na mag-send pa rin ng inyong mga kwento dito sa Dear MOR. At kung meron kayong gustong ipayo kay Eric, comment nilang below. Bye guys!